Ganun guys, welcome ulit sa channel ko. Turo naman natin ngayon paano i-check ang isang website kung anong gamit ng CMS, kung WordPress ba siya, Shopify, may iba pang platform ng CMS o content management system. Ngayon, may bago akong project. Gusto nang basto galing yung masimple na. Ayan, pangasimple na. Kunin lang natin yung link ng website. Ngayon, search lang natin sa Google o kaya yung dalawang website na cmsdetect.com or whatcms.org yung gagamitin ninyo. Yung ginagang gagamitin ko ngayon is yung CMS Detector. Paste natin yung URL and detect CMS. So, yung gamit niya WordPress. Paano naman kung pupunin natin yung iba information, anong gamit niyang plugins. So, punta tayo dito sa wpteamdetector.com. Ganun din yung gagawin natin. I-paste natin yung link. So, ayan yung gamit nyo. Team Tracks. Ngayon, pagkakaalam mo sa tracks na to, sa team nila, entry lang to. So, ayan. Ayan, entry nga lang siya talaga. Tingnan natin yung demo. Simple nga. Yung gagayahin natin. Siyempre, hindi natin na-download yung demo o yung team. Kasi ayaw naman ng boss namin na gayang gayahin yung website. Kaya ang gamitin ulit natin natin ngayon is Lagsaw pa rin. Ayun, kabili na ng domain kanina. Ayun, tuturo ko na rin paano mag-set ng WordPress dito sa Hostinger. Pabili na ng domain na kanina. Pakailan ng domain namin is btftechnology.com. Ito. Punta lang tayo ang hosting. Ito na pala. Ayan, scroll down lang natin. Hanapin natin yung photo installer. So ayan, wala pa siyang WordPress dahil wala pa yung dashboard ng WordPress dito sa taas ito. Click natin yung auto installer. And WordPress. Since yung gagamitin kong theme is may WooCommerce naman na. So ayun. Bago ko pala gawin to is mag-create ko na ako ng email account ng website. Maligay ang dashboard. Depende sa inyo yung kung gusto nang gawa ng email ng website ninyo. Kasi yung sa Hostinger, depende sa plan nyo, limited naman yung email accounts dito. Paggawa ko na siya ng email. And then, create.
Tama. Ayun, naman. Kasi yung Bascor Piso Lucky Pine, pinagawa ng email yung kada website na gagawin namin. Kaya balik ko yung dashboard. Tapin natin si Auto Installer. Then select natin yung WordPress. Dito yung technology. So, yung username na gagamitin ko dito sa website. Tapos yung gagamitin mo email is yung ginawa ko email account dito sa hosting yung info@technology.com. Ang parang ko makalimutan. Ayun, check ko ulit na tama. So yun, check lang natin yung install. Ayos sa mga ingay ng mga sasakyan sa labas. Sana lang kami tabi ng highway. So ayan, mag-setup na natin. Check lang natin itong sa may actions. Yung WordPress na logo. Na first TPS ko na siya. Wala pang maraming SSL. Mamaya na yan. Ngayon, gawin na natin na edit website. Click lang natin ito. Ito yung gagayain kong website.
pero hindi ko gagayahin yung mismo team niya. Ayaw ni Cruz na gayang-gaya talaga. Kopyang-kopya sa ibang website yung gagawin namin project. Ayan, check natin yung Bloodsam. Maghahanap tayo nung kamukha nito. Pero pwede natin yung setup na may pagkakahawit dito sa website na to na hindi full with you body. Ayun yung sa header, pagka-setup natin sa header is magawa na lang natin ng CSS or gagayahin natin yung background ng umagi. So meron na ako ng gamang ganun. Tingnan natin itong routing.com. Hindi siya. Check natin ito siya. So ayun, gawin na lang natin. Ngayon, sa appearance, punta tayo ng teams. Hover lang natin yung mouse natin. Then click natin yung teams. And then, mag-add nyo lang tayo. Then, click yung upload team. And then, choose file. Dapat yung file natin is naka-zip na format o zip file. Ngayon, choose file tayo. Time downloads. Dito yung mga team ko yung nagagamit. Ito. Ito. Then, click lang natin yung install. So yun, activate natin. Then, let's go. So
mga gusto nga pala makakuha ng Hoping na Platsam, since may madali siyang gamitin, parang Elementor, may builder na siya ako. Please, sa mga next vlog o next video natin, tuturo ko yung mga paano makakuha ng mga premium teams na hindi natin binibili. Skip lang natin since wala akong access nyo yung bato ko saan nila binili yung team. Nagamitin ko is yung child team. Continue lang natin. Ayan, continue para ma-install ito mga to. So yan, hintayin natin mga ilang minutes din yan. Ngayon, continue lang natin. Pasensya lang sa aso. Ako sa salabas. Usap. Wala pa tayong yung logo. Eh, agree yung punting nila. Website. Wait lang, imit ka lang. Tumasan yung aso. Delik. So ganun siya mag-set up guys. Ayun, propose ko muna, balikan ko kayo kapag nagawin ko ng paraan yung paggagaya nito. Since hindi ko naman ginamit yung pinaka-team ng gagayahin natin. Dahil ayaw ni boss ng ganun. O ayaw ng boss ko yung gayang-gaya yung website. So yun guys. Yun. Yung tinaya natin is yung UTF printing technology. So ayan. Tapos yung result ng ginawa natin is ito. Tinigyan ko lang siya ng slider. Then tinglit ko pa yung background ng products natin. Kasi kung i-wait natin yan, hindi mababasa yung text. Minodify yung color ng text kasi kapag notify natin o pinalitan magkaka-error ka tayo o kaka-error tayo sa ibang page magiging
store ko dito. Ayun, masiset ko na lang yung mirror nito. So, yun. Ayun yung pinanabasan ng gawa natin. Ayun, nalagyan ko na rin siya ng mga policies pages.